patong-patong ang problema ng tao. Pero parang yung problema ninyo nung isang taon, ganun pa rin ngayon. Eh bakit kaya? Bakit kaya ganoon? Ano ba ang kasalanan ninyo? Parang napako na ang paa ninyo sa kahirapan. Nagsikap ka naman. Tatay, nanay, paggising sa umaga, wala nang iisipin niyan kung paano mairaraos ang kanyang mga anak. Tama mali. Araw-araw mo namang ginagawa. Tama mali. Pero kahit doble sipag ka, doble kayod ka, hindi ka na natutulog. Since wala namang bata dito, meron lang akong tatlong tips. Pasensya na, ha? Tatlong dapat gawin pagkatapos magtalik na hindi ninyo ginagawa. Importante eh. O, una-una, sa YouTube, 15 million views na mga Doc Lisa. Pagkatapos magtalik, ang unang gagawin dapat ay maghugas nung maselang parte. Okay? Kailangan gawin. Hindi naman napapas na yun. Ay, di pwede tulog ka na. Kakaya. Sino walang pera? Taas sa kamay. Taas sa kamay. Walang pera. Walang pera. Taas sa kamay. Kapinangita ko. Huwag kayong mag-alala. Ngayong umagang ito, hindi kayo mawawalan. Mga 70 days na lang, darating na ang paghuhukom. Ang mga hindi kasama sa listahan ay hindi maliligtas. Tingnan niyo, kayo'y maghuhukom na. Pipili kayo ng leader. Presidente ang pinag-uusapan dito. Leader ng bansa. O ngayon, para fair pa rin ako, dadagdag ako pa rin para patas ang usapan. Pag naging mabuti ang buhay ninyo sa mga pulahan, iboto nyo sila. O kung hindi kayo naging mabuti ron, naging mabuti ang buhay ninyo sa mga dilaw at pink, iboto nyo sila. Tama lang yun. Kasi buhay nyo nakasalalay dito eh. Halimbawang pagod na kayo sa away nila. Available ako. General Trias, pakisabi God first. May lalakas pa yan. God first! Kayo ko lang ha. Huwag na kayo makisali sa away sa internet. Wala kayo mapapala doon. Sa totoo lang. Kaya ayaw ko kayong, alibawa, supporter ko kayo. Huwag kayong makikipag-away. Huwag kayong mang-away ng opinyon ng inyong kapitbahay. Kasi sa away ng mga politiko, lumalabo ang usapan. Hindi ngayon nakikita yung tunay na sitwasyon. Anong tunay na sitwasyon? Ito. Ito ang tunay na buhay. Kaya yung magkakaaway ng mga parti-partido, parti-partido sila. Tama, mali.
Parti-partido lang yan pagka-eleksyon. Pagtapos ng eleksyon, sila-sila lang nagpapartihan. Pero sa akin, at least, magbabaka sakali kayo dahil iba naman ang ibinoto ninyo na iba o maiba naman ang estado ng pamumuhay ng ordinaryong mamamayan sa ating bansa. Kababayan, may awa ang Diyos, itatawid ko kayo sa pandemyang ito. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Maraming salamat. Pagbalay nawa kayo ng buong may kapal. Pilipinas! Tingin ko ngayon, hanggang ngayon, tawa kayo ng tawa dahil sa napanood nyo. Oh, kita nyo naman ang tandem, Doc Willie Ong at etong si Yorme. Kita nyo naman kung gaano ka ganda ng tandem nila. Pwede sa comedy, di ba? So, alam nyo, magaan ang buhay kapag kasama si Yorme. Hindi tayo yung parang hirap na hirap, hindi tayo yung parang mabigat ang ating pakiramdam. Kita nyo ha, Doc Willie Ong and Yorme, kita nyo naman kung gaano kawiti itong mga tao na ito. Kita nyo po si Doc Willie Ong, natural na natural. Ha? Don't panic, it's organic. Natural na natural, doktor eh. Alam niya talaga yan, yung mga tungkol sa ganyang bagay. Diba? Kita nyo naman at talagang si Doc Willie Ong, alam niyo parang inosenteng bata na nagsasalita sa harapan ng mga tao. Ganun si Doc Willie Ong, hindi politiko ang datingan ni Doc Willie Ong. Hindi siya, hindi parang, alam niyo yung virgin na virgin sa politika. So, katalagang ina-apply niya yung pagiging doktor niya sa kanyang mga sinasabi, sa mga gantong mga sorti. O tapos si Yorme. Kita nyo, pwedeng komedyante si Yorme, talagang magaling pong magpataw, talagang yung pong kanyang sense of humor, simula pagkabata, sa mga kwento, ng mga nagpatotoo, na pedicab driver si Yorme, basurero, mahirap lang ang pamilya, squatter, ayan. Diba? Kitang-kita kung ano ang naituro ng kalsada kay Yorme, pero hindi po niya ginamit sa pagbus. Ginamit niya itong inspirasyon para makaahon sa hirap at para makaahon sa buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Lumaki sa lansangan, naka-adapt siya sa lansangan, pero hindi yan naging dahilan para manatili siya sa lansangan at magbuhay lansangan. Napakaganda po ng tandem na ito. No? Sana talaga manalo din si Doc Willie Ong. Sana talaga maraming bumoto kay Doc Willie Ong. At ako po'y tuwan-tuwa dito sa video na to. At ay nako talaga. So, tingin ko kailangan yung bumili ng mga gamot sa kabag. kayo yung mga kabagan. So, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood nyo dito sa vlog ko na ito. At kapit lang, laban lang. Laban lang, diba? Katulad ko, ako, naguguluhan na ako. Doc Willie Ong o Sarah, diba? Naguguluhan na ako, kaya kapit lang po tayo, walang iwanan. Mga ka-God first ko dyan, mga ka-Esconian, ka-Yormelicious natin, at mga ka-Scholar, God first po, God first. Thank you po sa inyo. Mamatid. Basta sa akin ka, sumama na, di na ako maghahanapan ng iba. Hi, Makmak Pablo. Uy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday mamit ko kayo. Ingat ka. Maraming salamat. What's up, mga tropa peeps?